Pwede di ba din pwede sila ng mga resident. Magandang buhay mga ka-vloggers, sa Jura Bukal YouTube channel to. Ang ituturo ko sa inyo ngayon ay kung paano kumuha ng tinatawag nating NC2, yung National Certificate Level 2 sa Heavy Equipment Operator. At ang ito mga ka-vloggers, yung examination na ituturo ko sa inyo, mga tips ko sa inyo mga ka-vloggers. So ayan mga ka-vloggers, at kinukunan ko ng buo at ipapaliwanag ko sa inyo mga ka-vloggers, at ang mga symbol ay ituturo ko rin sa inyo. Kasi 1 to 40 yun mga ka-vloggers, multiple choice kapag mag-exam na kayo at kukuha kayo ng NC2. Ang unang-unang ituturo ko sa inyo mga ka-vloggers, yung symbol ng ating tinatawag na air cleaner, kasama na ang operation at ang mga tips kung paano makakuha ng NC2 at license na 1238 sa LTO. So ito mga ka-vloggers, yung tinatawag nating air cleaner filter. Ang tinatawag nating air cleaner filter mga ka-vloggers, ito yung symbol ng ating air cleaner filter. Yung air cleaner filter, ito yung mga warning level position kung saan ang ating air cleaner ay kailangan na nating linisin at ang properly ng pag inspection ito mga ka-vloggers. Pwede nating palitan o linisan prolong para magkaroon ng mahabang buhay ang ating air cleaner at ang ating machine. Kumbaga, magkaroon ng magandang performance yan ang ating air cleaner. At ang pangalawa natin, yung tinatawag nating turbo cover mga ka-vloggers. Ito yung ating symbol ng ating turbo cover, yung may X na yan. Ito yung warning level kung saan ang position ng ating turbo cover ay hindi natin dapat ma-touch dahil mainit to mga ka-vloggers, magkukosto ng ating burn. At ang pangatlo ay yung tinatawag nating radiator mga ka-vloggers. Ang radiator natin mga ka-vloggers, ayan ang symbol ng ating radiator. Ito yung warning level kung saan nakaposisyon ang ating radiator. At hindi to dapat buksan kapag ang ating engine ay tumatakbo dahil napakainit nito. Kailangan muna nating palamigin mga ka-vloggers. Yan ang symbol yan. So tinuturo ko na sa inyo yung exam at dagdag kaalaman, lalong-lalo na sa mga baguhang operator, para ma-analyze ko kasi karamihan naman ay hindi nakapag-aral at experience lang. So dagdag kaalaman na rin to mga ka-vloggers. So tinatawag natin naman na pang-apat yung ating fueling. Ito yung ating fueling mga ka-vloggers. Ayan yung may position ng fueling. Ito yung warning level kung saan ang position ng ating fueling filter neck ay mag-i-stop na to, at kung kailangan na nating kargahan at palitan, lalo na kung mahaba ang ating distance na tinatakbo. Yung ating battery accident mga ka-vloggers, yung panlima, yung ating battery accident. Yan mga ka-vloggers, ito yung nagwa-warning level sa ating position ng ating battery for the accident. Mga ka-vloggers, battery accident mga ka-vloggers, yan na yung ating number
5. So makikita nyo yung ating number 5. Yung ating battery accident, mga ka-vloggers, yan yung ating warning level kung saan nakaposisyon ang ating battery surface. Ayan yung mga symbol na yan, mga ka-vloggers. Kailangan din natin pag-ingatan yan dahil pwede mataksikan ang ating mata. Hindi natin pwedeng hawakan ng wala tayong gloves, mga ka-vloggers. At yung ating number 6, yung high pressure hose. So yan, mga ka-vloggers, ayan ang symbol ng ating high pressure. At ang ibig sabihin yan, mga ka-vloggers, yung ating high pressure level, yun yung nakaposition sa ating screen plate. Ito yung pag-exit ng ating mga fluid under the pressure sa na nagpipenetrate sa ating skin at pwedeng maging serious ng ating serious injury sa ating mga balat, sa ating mata. Yan, mga ka-vloggers, kailangan natin pag-ingatan yan. Yung number 7, mga ka-vloggers, yung ating number 7, yung ating hydraulic oil, mga ka-vloggers. Ang hydraulic oil, ito yung ating symbol ng ating hydraulic oil. Ito yung level kung saan ang position ng ating screen plate ay nagbabucket ground sa ating servicing hydraulic system. Kung saan ang langis ng ating gauge ay na kailangan ng i-refill at mag-recommended na ng ating hydraulic oil specific levels at mga necessary instruction na niya sa para magkaroon ng magandang takbo. Kailangan nating i-flat ground para malaman natin yung level. Yung ating hydraulic number 8, mga ka-vloggers, yung ating hydraulic oil lubrication. Ito yung symbol natin ng ating hydraulic oil lubrication, mga ka-vloggers. Ito yung kung saan na where this warning level ay kailangan na natin ng mga position tank sa ating position tank at hindi na namin dapat mag-mix ng mga iba't ibang different brand ng oils. Huwag din natin bubuksan ito, mga lalo na kung ang temperature ito ay mainit. Ilusin slowly muna natin ang ating pressure. Ipasingawin muna natin, mga ka-vloggers, bago natin buksan. Number 9, mga ka-vloggers, yung ating tinatawag na keep clear. Kasi kasama ng safety level nito, safety rules nito, mga ka-vloggers, yung ating keep clear. So ito yung warning level kung saan ang ating mga ka-vloggers ay sa ating counterweight position dapat mag-rear counterweight. Ito yung serious personal injury sa mga taong nasa paligid natin o sa pagsiswing natin, dapat ay makapag-remove tayo ng level machine na safe, mga ka-vloggers. Ito yung ating keep clear. Yung ating lefting eye, mga ka-vloggers, yung tinatawag nating lefting eye, ito yung tinatawag nating this warning level ay nakaposisyon ng ating counterweight. Ito yung ating lefting eye. Do not lift the machine by using the lefting eye counterweight. Yun, wag nating gamitin yon, mga ka-vloggers. Then number 11, mga ka-vloggers, yung ating number 11, yung ating tinatawag ng side keep clear. Ang ating side keep clear, ito mga ka-vloggers, ang symbol ng side keep clear, dapat ang warning level na to ay nakaposisyon sa ating LED rear side cover. Magpe-prevent din to ng serious personal injury sa ating pagkamatay at ng ating machine para sa ating reuse. Do not deface to remove the level of the machine, mga ka-vloggers. Yung ating number 12, mga ka-vloggers, dito na natin itutok yung ating number 12. Yung ating stay fix, ito yung symbol ng ating stay fix. So be sure na ang suporte ng ating stay fix ay door needs to open. Dapat maayos. Kumbaga, mga ka-vloggers, at ang external natural force ay dapat ay strong sa ating strong wind. Hindi dapat bubukas, kailangan safe tayo. Ito yung number 13 naman natin, mga ka-vloggers, yung number 13 natin, ayan, sa ating 13, ayan, idediretso ko na, mga ka-vloggers, at isa-isahin ko na lang. Yung number 13 natin, mga ka-vloggers, ang symbol nito, mga ka-vloggers, yung shearing engine hood. Ito yung warning level kung saan ang position ng ating engine hood ay hindi natin dapat i-open ang ating engine hood sa na nagra-running kasi mainit ang singaw nito, mga ka-vloggers. Pwede tayong mapasok ang kamay din natin doon kung nagra-running, puto lang kamay natin yan yung ating kumbaga yung ating conveyor, mga ka-vloggers. So kailangan patay ang machine natin kung ating ay magbubukas ng ating engine hood. So mga ka-vloggers, ang sumunod naman yung tinatawag nating number 14, yung non-stop engine hood. Ito yung warning level kung saan nakaposisyon ng ating engine hood ay yan ang simple niyan, mga ka-vloggers. Do not step on the engine hood. Huwag tayong hahakbang dyan. Ingat tayo dyan, mga ka-vloggers, kasi lalo kong mainit dyan. Sa transporting naman, mga ka-vloggers, ito yung number 50 natin. Ito yung symbol ng ating transporting. So yan ang tamang symbol. At pagkakarga, mga ka-vloggers, ito yung the warning level ng ating position kung saan ang frame ng ating operators ng ating manual transporting ay tama sa truck carrier ng ating lubid, mga ka-vloggers, yung ating trailer.
So the number 16, mga kabloggers, ito yung number 16, yung control ideogram natin. Ito yung symbol ng ating control ideogram. Ito yung warning level kung saan nakaposition ang ating right window ng cab, at dapat ay ma-check natin ang machine control department sa conformance ng ating operating machine at hindi ito magpipilyor ng result ng injury at pagkamatay. So ito naman ang ating tinatawag number 17, yung ating rep operator manual. Mga kabloggers, ito yung rep operator manual natin. Yan ang symbol natin. Dapat ang warning level na to ay nakaposition sa tamang right side window ng ating cab. At pag-aralan ng ating operator ang ating manual bago tayo mag-start ng ating operating the machine. Dapat may knowledge ka. So mga kabloggers, ito yung ating tinatawag na maximum height. Ito yung level natin ng ating maximum height. Dapat ay nasa right side window at serious injury na nagre-result ng contact electric lines. Magkakaroon na shock to kung tatama tayo doon sa mga electrical cable wire na nandiyan sa ating vicinity, sa ating area. Yan ang symbol niyan. Yung maximum height. Ang ating interference, number 19, mga kabloggers. Yung ating number 19. Ito yung interference na hindi mukhang mahuubos ang ating oras, mga kabloggers. Sa 15 minutes, medyo mahaba. So, ang ating interference symbol, mga kabloggers. Ito yung warning level kung saan nakaposisyon ng ating right-hand window cab. Ay careful nating i-operate ang ating equipment, mga kabloggers, at ang extension bracket ng ating boom. Yan ang purpose niyan. Ito yung safety front through withdraw window, mga kabloggers, yung number 20 natin. Ang warning level na ito ay nakaposisyon dapat sa side window ng ating cab. Careful na kung ang window natin ay dapat na promptly sarado, close. At ang ating alternate exit, number 21, yan ang ating dapat sa ating pinto, mga kabloggers. Warning level position ng ating alternate exit, magre-remove ng rear window sa ating mga foes and the glasses kung nagkaroon ng problema sa loob ng ating machine. Number 22, mga kabloggers, medyo binibilisan ko na, symbol ng ating air condition filter. Ayan siya, mga kabloggers. Ito yung warning level kung saan nakaposition ng ating air condition filter na dapat na periodic proper ng ating inspection na kailangan nating linisan at magkaroon ng prolonged life maintain ng performance, kung baka mahumaba ang buhay niya. Then ito yung safety lever natin, mga kabloggers, number 23, safety lever. So dapat ang symbol nito ay nakaposition din sa ating safety cover lever. Before na pakandarin natin ang machine ay kailangan meron tayong place safety lock sa ating position. Yung ating safety level, alam naman natin yan, kailangan ibaba, itaas natin yan para yung safety lever natin. Then ito yung ating reduction, number 24, mga kabloggers, reduction gear natin, kung saan pagbabawas ng ating reduction level sa position ng ating front upper frame, kung saan ang ating grease high pressure ay nagkakaroon ng out of grease, nawawala na, kailangan nating ayusin, mga kabloggers. Ito yung warning na kailangan maggrasa na tayo, magplug na tayo sa ating, at nagkakos ng injury ng ating mga ating parts ng ating unit to, mga kabloggers. So number 25, yung clamp locking. Ito yung symbol ng ating clamp locking. Ito yung warning level kung saan nakaposition sa ating right side window ng ating cab. Ito yung serious injury na pagka-result ng ating dropping bucket. Yan, pwedeng malaglag, mga kabloggers. Dapat ang bago mo i-operate ang damasin ay kailangan naka-lock at hindi naka-safety pin to. Hindi natin dapat moving hook ang ating bucket na i-drop off, mga kabloggers. So ito yung ating tie, number 26, ang symbol ng ating tie. Ito yung warning level kung saan nakaposition ang ating lower frame, kung saan ang ating personal standing clothes ng ating tow rope ay nandoon, mga kabloggers. Ito yung tinatawag nating keep clear boom arm. Yan ang symbol niyan, mga kabloggers. Warning level na nakaposition ang ating side boom arm. Ito yung ating connector, number 28. Ito yung warning level kung saan nakaposition ang ating battery cover. So, pinibilisan ko na, mga kabloggers, medyo mauubos ang oras, kailangan 15 minutes lang. At ang ating tinatawag na 29, yung polling symbol. Yan ang level ng position kung saan mga ating hydraulic tank ay kailangan. Yan. Mga kabloggers, nagpo-polling major cause ng personal injury sa mga nakapaligid o sa ating unit. Ito yung turbo cover ng caution at yan ang symbol niyan, mga kabloggers. Dapat ang level na position nito ay nasa right window ng ating cab din. In order to prevent ng ating turbo cover, magpipilyure ito. Kung ang sa 5 minuto ay nag-period to, kailangan i-shutting off na natin ang ating unit. So ito yung reflecting, number 31, reflecting item, symbol. Yan, mga kabloggers. Ito yung position ng ating counterweight na nagpiprevent ng serious piece personal injury. Dapat maingat tayo dyan, mga kabloggers, sa ating swing radius. Number 32, mga kabloggers, medyo humahabol tayo sa oras, ang ating accumulator na tinatawag, yan ang symbol natin. Ito yung level kung saan nakaposition ng ating accumulator sa solenoid valvula.
So yung ating bacon lamp na ginagamit natin kapag tayo magta-travel, lalo kung sa gabi, at warning device natin para sa ating safety sa mga sasakyan na paparating, meron tayong bacon lamp. At ang ating fuel shut off, yan ang symbol natin mga kabloggers. Ito yung warning level kung saan nakaposition sa left side ng ating hydraulic tank. Pinipil natin ito, kinakargahan natin ito, at do not fill the diesel fuel. Yan ang kalagi niyong tatandaan. And the last, in the 35 mga kabloggers, mga kahabulang oras natin, yung ating water separator. Ito yung symbol niya ng ating water separator. Out of 40 yung ating exam na yan mga kabloggers. So yung iba naman ay kinukuha sa ating mga operational procedure, experience, at maintindihan na natin. May dadagdag ko pa mga kabloggers, marami pa. Subaybayin nyo lang yung YouTube channel ko at marami pa akong ituturo sa mga examination at interview. Ito yung ating MCU service motor. Huwag nyong kalimutan mag-subscribe, pakipindot yung notification bell, at pakilike and share na rin mga kabloggers. Hanggang sa muli sa June Bukal YouTube channel.